Good morning, good morning. Okay na? Okay, magandang umaga po Luzon, Visayas, Mindanao. Isang makakalukusugang umaga sa lahat na ating po mga tagapakinig at lahat na mga magsasaka ng ating bansa. Good morning, Sir Noli. Good morning. Ayan, yung ating pong mga manonood na nasa stress and anxiety situation ngayon. At sa lahat po na ating mga magigiliw na hindi tumitigil na tayo po ay panoorin, nasa 48 ma'am, 47 episode na tayo, Ma'am Lai. 43 pa lang, o parang kailan na yung po, Boss Noli. So, medyo light-light lang yung ating po pag-uusapan ngayon dahil alam naman natin na patuloy pa rin yung pagtaas ng walang sound. Meron ba? Yan sa kanila kasi minsan dyan nawawala. Sa atin meron. Okay, may sound pala. Sorry po sa ating mga tagapakinig. At diretsahin po natin ating topic. Ito po yung tinatawag nating 10 halamang gamot, ang paraan ng pagpaparami, the different technique on propagation nitong ating 10 halamang gamot. So, pasadaan po muna natin, Boss Noli, saan ba nagsimula itong 10 halamang gamot at paano ito na ipromote? Kasi ito, tribute lang ito, throwback tayo. Mm-hmm. Kasi ito nung panahon na yan, natatandaan mo na maraming nagkakasakit doon na naghirap sila sa pagbili ng mga gamot noong araw. 90s? Mga 90s siguro to. Mga 90s na. 91, 92. Maliit pa po. That's the time na yung ating secretary noon ay si Secretary Juan Palabier. Juan Palabier. Opo. Naririnig ko na po. Yung sinasabi na yung The tiny man. Kasi yung pinakamaliit na tao na napakagaling ang utak. Okay. Na naging sekretary ng DOH at saka naging senador ng ating bayan. Okay. Okay. Tapos katuwang yan yon si Dr. Tan Galvestan. Ay, idol ko yan. May libro. May libro ako yung nag-ano no, nag-promote. Na, kasi nga, problema natin ngayon noon, yung doktor sa baryo. Na kukunti yung mga doktor natin doon sa baryo na nakakapunta para tingnan yung sakit ng mga tao. Doctor to the barrio, kung tawagin. Doctor to the barrio, ngayon. So, ang nangyari doon, para ma... Kasi marami ngayon din nadadala sa ospital, walang pambili ng gamot, so pinunod na talaga itong 10 halamang gamot na pwedeng makatulong, immediate na relief, doon sa mga sakit natin kababayan, sa mga taga-barrio. Mm-hmm. Itong halamang gamot, na nakita nila na nakakatulong pala para maibisan yung kagaya ng pag-ubong, sa pagtataing, yung mga ganyan. common diseases, yung mga galis, ganyan. Ito yung pronote ngayon, yung 10 halamang gamot ng DOH na panahon ng ating mahal na sekretary, si Juan Palabier. Yes. Masalagit na sana po, malaki ka na po, Director for Secretary Juan Palabier. Aha. Inabot ko po ito si Dr. Jaime Galvestan at nung ako po ay nagsisimula sa Bureau Plant Industry, isa po yung ating pong nursery na pinipicture po nila at linalagay pa nga yung mga picture dito sa kanyang libro at nakabili nga ako ng libro. At sabi nga niya, no, na makakwentuhan ko ito, so, kung naririnig man yung mga nakakakilala sa kanya, ay hindi lang po daw itong sampo sana ang naipromote kung talagang napag-ukulan yung kahalagaan ito ng mga 10 halamang gamot. Dahil napakarami pala, sir, na napakagandang itong halaman na may potensyal dito sa Pilipinas. Kung matatandaan mo kasi yung mga ninuno natin nung araw, wala naman yung mga synthetic na gamot nung araw eh. Yes, opo. Na ginagamit lang natin yung mga tabing sabi nga nila sa tapal, mga albularyo natin, tapal-tapal system lang eh. Gumagaling naman yung mga tapal. Minalalagdag yung sa pasyente nila, pero lang silang nilalagit na tapos ka ng mga noo, gumagaling din naman. Yes, ato. Eh ngayon, kasi nasanay na tayo, na kapag sumakit ang ulo natin, bibili na tayo sa butika, tatakbo tayo. Tatakbo tayo, bibili ng ano, yun ang inumin. Aha. Eh ngayon, binabalik natin ngayon. Aha. Kasi hindi natin alam kasi baka nung, ito po ay baka malaki ang may tutulong sa atin. Kasi hindi mo napapansin kasi sa toilets na,
ang tao ngayon na hindi na nagkakaedad ng 60, 75. Mm-hmm. That's before na nagkakaabot na ng 90, 100. Bihira ka na makakita ngayon na maabot na ngayon ng edad. Okay. Pinakamatanda sa atin ngayon, 50 plus, napakarami ng sakit ngayon. Oh, kaya nga, pinopromote yung early retirement, marami tayong mga pinopromote. So, ang ating pinag-uusapan ngayon ay itong ating 10 halamang gamot. Napapanahon po ito at nasa batas. Yes. We have the act, yung tinatawag nating alternative medicine, na kung saan ang paggamit, pagkonsumo nito mga ganitong bagay. Hindi po ito basta-basta na ipopromote natin na hindi na pag-aralan. More than 10 years pa sigurong mahigit pa. At nagkaroon po ito ng iba-ibang produkto. So yung mga millennials, hindi natin sila masyadong kilala. Pero mamaya maipakikilala natin isa-isa yan, yung mga paggamit according sa Department of Health. At yung iba pong nakakakita na nito, sa meron tayo yung Sir Acapulco Soap. Mm-hmm. Yan, isa yan. Mamaya magugulat sila yun pala. Damo-damo lang sa likod bahay nila. Puno ng ano, yung Lagundi. Lagundi. Ascol. Plemex, Lagundi. Nag-promote na tayo, baka naman. At alam nyo ba, na yung Lagundi at ito pong BCO ay isa ngayon sa pinag-aaralan na meron daw kakayahan o baka maging sagot dito sa ating problema sa COVID-19. Dagdag pa po dyan, yung stress, anxiety na nararamdaman ng mga tao ngayon, bigla lang sumakit yung tiyan, COVID na. Bigla lang siyang merong nahilo, COVID na. Ay meron po tayong mga gamot, then ayaw lumabas, bawal lumabas, na pwede pong alternative o magamit dito sa ating mga likuntahan. Opo. Kaya nga po, inikahit namin ulit na yung mga kabataan, na yung matuto sila, kanong kalagan itong mga 10 medisina? Yes. Na to? Oo. Kasi ano, nga, ano yung alam mo naman, ang gamit? Tingnan mo na kasi ang mga millennial natin, basta, ba't pa ako pupunta dyan? Mag-ano pa ako, tapos nito, maglalaga pa ako, magagata pa ako niyan. Matrabaho, hindi na lang ako sa butika, bibili lang ako. Ganun lang. Pero kung mindset, natatandaan po natin yung tinatawag na tender, loving, and care ng ating pong mga nanay, lola, hindi po natin mapapansin yon ng ating kabataan. Pero kung inyo pong naaalala, bigla na lang po kayo tatapalan ng inyong lola na kung ano, ay yan po ay isang traditional method na huwag po natin patayin kundi buhayin natin. At isa pong paraan dyan na ating pag-uusapan na ang Department of Health at ang Bureau of Plant Industry, ang Department of Agriculture, ay magka-tie up yung pagkakaroon po ng sustainability at pagpapanatili ng mga halamang ito. At yung tinatawag na propagation o pagpaparami. So, panoorin po natin, sir, yung ating ginawang video ng aming isa po sa mga agriculturist ng Bureau Plant under po ng tinatawag nating plant genetic resources, yung pagpoprotekta po, sir, nitong mga traditional plant, kung paano ito i-preserve. So, panoorin natin, mag-comment po kayo habang kayo nanonood at mamaya ay pasadahan natin yung mga napanood ninyo at sagutin yung inyong mga tanong. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Maricel Ramos, agriculturist po dito sa Bureau of Plant Industry, Malate, Manila. Ang tatalakayin po natin ngayon ay tungkol sa 10 halamang gamot na aprobado ng Department of Health. Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo kung ano-ano yung mga 10 halamang gamot. Una po, ito po ay Acapulco. Ituturo ko po sa inyo kung paano po itanim ang 10 ito. Una, Acapulco. Pangalawa ay Ampalaya. Pangatlo ay Ulasimang Bato. Pang-apat, Bawang. Sambong. Niog-niogan. Chaanggubat. Yerba Buena. Bayabas. At Lagundi. Ngayon naman po, ito po yung sample medium na pwede nating pagsamasamahin. Ito po ay coco cuerdas. Ito naman po ay rice hull, garden soil, at vermicompost. So, ito po pwede nating paghalu-haluin. Pero kung ano po yung available po sa inyong lugar, pwede nyo naman pong gamitin. Pwede po, yung iba po kung puro garden soil lang, pwede pong bumili ng iba. And then, kung ito naman po ang gagamitin natin, pwede pong
1:1:1 ng organic garden soil and another one part ng coco cuerdas. O kaya, itong coco cuerdas at rizal, pwede naman itong hindi sabay na pagsamahin. So, pwedeng 1:1:1 ng tatlong to, o kaya 1:1:1 ng tatlong ito naman. Ibig sabihin, rice hull, garden soil, and vermicompost. Acapulco. Ito ay isang uri ng palumpong na tumataas hanggang 3 metro. Ang isang dahon ay may sukat na 5-15 sentimetro. Ito ay malapad at pabilog sa dulo. Ang mga pumpong na bulaklak na kulay dilaw ay matatagpuan sa dulo ng mga sanga. Ang mga buto ay maliliit at nakalagay sa isang mahabang sisidlan. Ang ipapakita ko po sa inyo ngayon ay yung kung paano itanim itong Acapulco. So, ang pagtatanim po ng Acapulco ay maaaring mula sa buto o kaya ay stem cuttings. Ngayon, ang gagamitin natin ay stem cuttings. Make sure po na meron at least yung haba nitong stem cuttings natin ay mahigit isang dangkal o 20 cm. And then, siguraduhin po natin na 2-3 buko nito o yung nodes nitong tangkay ay nakalubog sa ating mixture o paso na merong mga lupa. So, ayan po. Tapos po, mamaya, sabay-sabay po natin didiligan ang ating mga halaman. Ang Acapulco ay para sa an-an, alipunga, guni, at galis-aso. So, sa paghahanda naman po nitong halamang Acapulco para sa ating balat, magdikdik at gumamit ng sapat na dami ng sariwang gamot. Make sure po na linisin natin ito sa tubig para maiwasan po yung karagdagang infeksyon sa ating mga balat. At ipahit ang kata sa apektadong balat 1 to 2 times a day. Ambalaya. Ito ay isang uri ng baging na natatagpuan sa buong bansa. Ang bunga, murang dahon at bulaklak ay kinakain na gulay. Ang dahon ay pabilog at may sukat na 2.5-10 sentimetro. Ang mga bulaklak ay kulay dilaw at ang bunga ay pahaba. Matulis ang magkabilang dulo at maaaring humaba mula 10-25 sentimetro. Sa Ampalaya naman po, ang paraan ng pagtatanim ay sa pamamagitan ng magugulang na buto. So, ganito po yung itsura ng buto ng Ampalaya. Yung iba pong farmer, ang ginagawa po nila ay binabasa po itong buto at ibinibalot sa tissue ng isang oras. Tapos po, after 1 hour, tsaka po nila itatanim na ganyan. Ngayon, kung hindi po natin gagawin yun, pwede natin, para mapabilis din ang paglabas ng ugat nito at dahon, pwede nating gupitin yung pinakadulo. Pinakadulo. Kaya po natin ito ginagawa kasi makapal po itong seed coat ng ampalayam na magpapatagal sa paglabas ng ugat at dahon. Kaya pag na broken na po yung seed coat niya, pwede na po natin siyang itanim sa may lalim ng 2 to 3 times depth ng size ng buto ng ampalaya. Ang ampalaya ay para sa diabetes mellitus o mild non-insulin dependent. Sa paghahanda, hugasang mabuti ang mga murang dahon, tantarin ang mga ito, magsukat ng 6 na paulong kutsara ng tinadtad na dahon. Ipakuluin sa 2 basong tubig sa loob ng 15 minutos o hanggang maging 1 baso na lamang ang tubig. Salain at ilagay ang decoction sa isang termos. Uminom ng 1/3 tasa ng pinalamig o maligamgam na pinaglagaan pagkatapos kumain ng 2 beses sa maghapon. Ang mga murang dahon ay maaari ring kainin. Gumamit ng 1/2 tasang dahon, siksikin mo ito, pasingawin at kainin 2 beses sa maghapon. Ulasimang bato. Ito ay isang uri ng halaman na karaniwang tumutubo kung tag-ulan, kung kaya't ito ay makatas. Ito ay tumataas na may 40 cm
Ang mga dahon ay pabilog ang hugis at matulis ang dulo. Ang bunga nito ay bilog at parang kulay kape. Ang ulasimang bato ay karaniwang nagkalat lalo na pag tag-ulan. Ang paraan ng pagtatanim ng ulasimang bato ay sa pamamagitan ng mga buto. So ang mga buto nito ay napakaliliit. Make sure na ang itatanim po nating buto ay itong kulay itim na. Ibig sabihin, matured na po yan na seeds na pwede na nating kolektahin. Ayan po. No. Nahiwalay na po yung kulay maitim-itim na buto niya. And then, pwede na po nating ilagay dito sa ating pinaghalo-halong lupa. So, ganyan lang po. Ang pansit-pansitan o ulisimang bato ay gamot sa gout at rayuma. Kainin ng sariwa o gawing decoction. Pwede po isama ito sa mga vegetable salad at mga burger. Kung kakaining sariwa, kumain ng kalahating tasa ng dahon, hindi mo ito kailangan siksikin at kainin ito 3 beses sa isang araw. Kung gagawing decoction naman, maghanda ng 1 kalahating tasa ng sariwang dahon na hindi rin siksik. Pakuluan ang 2 basong tubig hanggang maging 1 baso na lamang. Hatiin sa 3 bahagi at inumin ang 1 bahagi matapos kumain 3 beses maghapon. Bawang. Ang bawang ay isa sa mga pangunahing ginagamit na palasa. Ito ay isang maliit na halaman na may sukat na 30 hanggang 60 cm. Ang mga dahon nito ay pahaba at marami kong mamumulaklak. Ang ulo ay pabilog, mga 2 hanggang 4 cm ang laki at binubuo ng magkakadikit na mga buti. So sa pagtatanim naman po ng bawang, gagamit po tayo ng mga buti o bud ng bawang. Ganito po yung pagtatanim niyan. Kalahati po yung nakalubog, kalahati rin yung hindi nakalubog na butil. Karaniwan po, ang makikita po natin ang taniman ng mga bawang ay sa Ilocos Region. At mas maganda po yun ang itanim natin kasi yun po ang mas adaptable sa klima ng ating bansa. Ang bawang ay gamot sa pampababa ng kolesterol. Maaaring isama sa paggigisa, sa pagsasaing o kaya naman ay pwede rin namang iihaw. Kumain ng 6 na katamtaman ang laking butil kasama ng pagkain sa umaga't hapon. Ang paggamit ay kinakailangan tuloy-tuloy. Iwasan ang matagalang paggamit sa mga pasyenteng may ulcer sa tiyan. Sambong. Ang puno nito ay alanganing kahoy o baging. At ang mga dahon ay may bulo na magaspang ang gawing ilalim at tumataas ng 1.5 hanggang 3 metro. Sa pagtatanim naman po ng sambong, mas maganda po na ang itanim natin ay yung mga supling na matatagpuan natin dito sa malapit sa ugat. So, pwede po natin itanim at least may 4 hanggang 5 dahon na. Pwede na po natin yan ilipat sa ating paso o potting mix. So, ayan po. Ang sambong ay gamot sa manas para pampaihi at pantunaw ng bato sa kidney. Magpakulo ng tinadtad na dahon sa 2 basong tubig sa loob ng 15 minutos, palamigin at salain. Para sa matatanda, gumamit po ng 6 na sariwang kutsarang sambong. Kung tuyo naman po ay 4 na kutsara. For 7 to 12 years old, kalahatiin lang po natin ang doses para sa matatanda. Hatiin sa 3 bahagi ang pinaglagaang tubig at uminom ng 1 bahagi 3 beses sa maghapon. Niyog-niyogan. Ito ay isang uri ng palumpong o shrub na gumagapang at tumataas ng 8 metro. Ang mga dahon nito ay magkakatapat, biluhaba at may sukat na 7 hanggang 15 cm. Ang mga balahibo ang nagbibigay ng kulay kalawang sa mga dahon nito.
ang mga bulaklak ay nagbabago ang kulay. Ang puti ay nagiging pula o parang lila. Ang bunga naman ay may limang kanto katulad ng balimbing. Ang mga buto ay lasang laman ng niyog, kaya marahil ang tawag ay niyog-niyogan. So, sa pagtatalim naman po ng niyog-niyogan, siguraduhin natin na merong mahigit isang dangkal o 20 cm ang ating gagamitin. At sa pagtatanim ay siguraduhin na merong 2 hanggang 3 buko ang nakalubog, dahil dyan magsisimula ang paglabas ng ugat. Ang niyog-niyogan ay gamot sa bulating ascaris. Kumuha ng mga butong galing sa magulang, tuyo, at kabubukas na bunga. Kung ikaw ay matanda na, kailangan mo ng 8 hanggang 10 piraso ng buto. Pag 9 to 10 years old, 6 hanggang 7 piraso. 6 to 8 years old, 5 hanggang 6 na piraso. 4 to 5 years old, 4 to 5 na piraso. Sa paggabit, kainin ang buto 2 oras pagkatapos ng hapunan. Nguyaing mabuti at sundan ng pag-inom ng tubig. Kung hindi mabisa sa unang paggamit, ulitin ang parehong dosis pagkaraan ng 1 linggo. Tsaang gubat. Ito ay isang uri ng palumpong o shrub na tumataas na hanggang mga 5 metro. Kung minsan ay tinatalim ito bilang halamang ornamental o bonsai dahil sa kaakit-akit na itsura nito. Maliliit ang mga dahon nito na matingkad ang pagkaberde at makintab ang ibabaw. Sa tsaang gubat po, ipapakita ko po sa inyo paano pagtatalim. So, cuttings lang po tayo. Ayan, gumamit tayo ng pruning shears. Ngayon, sa haba naman po, at least po ay 1 dangkal. Pwede na po yung gamitin. So, ayan, 1 dangkal. Ayan, pwede pa itong katiin pa, dagdagan pa. And then, sa pagtatanim naman po, tanggalin natin itong mga dahon-dahon sa ilalim. Ayan. Tapos po, kapag itatanim na natin, siguraduhin natin na may 2 hanggang 3 buko na lulubog dito sa lupa. So, ganyan lang po. Ganyan lang po kasimple. Pwede rin pong gumamit ng buto, kaya lang po, mas maganda po pa rin gumamit ng stem cuttings para mas madali siyang mabuhay. Kasi po, maghihintay pa po tayo ng matagal na panahon para po siya ay tumubo. Ang tsaang gubat ay sakit sa tiyan. Magpakulo ng tinatad na dahong tubig sa loob ng 15 minuto o hanggang mga lahati ang tubig. Palamigin at salain. Para sa dami ng dahon, kung ikaw ay matanda na, 3 sariwang kutsarang dahon lamang po ang gagamitin, o kaya naman 4 na tuyong dahon. Kung 7 to 12 years old, 1.5 sariwang kutsarang dahon o 2 tuyong kutsarang dahon. Sa paggamit, inumin ang pinaglaga ang tubig. Maaari rin itong imumog upang tumibay ang ngipin. Yerba Buena. Ito ay isang uri ng halamang gumagapang na may taglay na amoy at tumataas na hanggang 20 cm. Ang mga sanga nito ay may 4 na kanto at magkakatapat. Biluhaba ang hugis, magaspang at parang kulubot. Hindi ito namumulaklak sa ating bansa. Sa pagtatanim naman po ng yerba buena, kumuha lang po tayo ng cuttings. Ayan, kumuha tayo ng cuttings na merong 3 at mahigit pang dahon na pwede natin gamitin. Tapos, tanggalin lang po natin yung mga dahon sa ilalim. Ayan. Pwede rin pong bawasan yan, yung mga dahon na yan. Tapos, sa pagtatanim nito, siguraduhin din natin, katulad ng mga ginawa natin nauna, meron pong 2 hanggang 3 buko na lulubog dito sa lupa. Pagkalipas po ng 1 linggo, makakita na po tayo ng mga ugat niya na nagsisimulang tumubo. Okay. Ang yerba buena ay gamot po sa pananakit ng iba't ibang bahagi ng katawan.
Magpakulo ng tinadtad na malinis na dahon sa 2 basong tubig sa loob ng 15 minutos, palamigin at salain. Para naman sa dami ng dahon, kapag matanda na po, 4 na kutsarang sariwang dahon o kaya 6 na kutsarang tuyong dahon. Pag 7 to 12 years old naman po ay kalahating doses ng sa matanda. Bayabas. Ito ay isang uri ng puno na kilalang kilala sa ating bansa. Ang mga bulaklak nito ay malalaki at kulay puti. Ang bunga nito ay mabango at lumalaki na hanggang 4 na pulgada ang haba. Ang mga ito ay kinakain ng sariwa, ginagawang minatamis o di kaya ay pampalasa sa pagkain. Sa pagtatanim naman po nitong bayabas, gagamit po ng buto. Ang buto po na gagamitin natin ay galing dun sa bunga. Yung bunga niya ay matured na. Hindi po yun yung maniba o murang buto. Dapat po matured na. And then, kapag po magpa-process na ng buto, pwede po yun ibabad ng 2 to 3 days sa tubig at papalitan po yun everyday yung tubig para po matanggal yung malalaway na naka-coat dun sa buto. Dahil kung hindi po natin ang gagawin ay mabubulok po ang mga buto. O kaya ginagawa naman po ng iba, maaari rin na pag may mga buto, halimbawa po ito yung buto, tapos ito ay kukukwardas, ganyan po ano, tapos kakaskasin po yan hanggang sa matanggal yung laway o yung malalaway na coat dun sa buto, at yun po, pwede na po natin itanim. O ay marami rin itong benepisyo at gamot sa atin. Ito po ay gamot sa panlinis sa sugat, infeksyon sa bibig at maging sa gilagid, at maging gamot din sa bulok ng ngitin. Magpakulo ng 2 dakot na tinadtad na dahon sa 4 na basong tubig sa loob ng 5 minuto. Kung para sa sugat po, ipanglanggas ang pinaglagaang tubig 2 ulit maghapon. Kung ibang mumumog naman, gamitin ang maligam-gam na pinaglagaan. Lagundi. Ito ay isang uri ng palumpong o shrub na tumataas na hanggang mga 5 metro. Ang isang buong dahon ay binubuo ng 5 maliliit na dahon na inayos na parang mga daliri ng kamay. Ituturo ko po sa inyo kung paano itanim ang lagundi. So, kung ganito pa kalaki yung lagundi nyo, ikakat po natin siya. At make sure po na ang gagamitin po natin ay yung may kulay brown na. And then, ang cuttings na gagamitin natin ay at least 1 dangkal o 20 centimeter. So, ayan, tatanggalin po natin yan. Tatanggalin po rin natin itong mga dahon-dahon ito sa baba. Para po hindi siya madaling madry kapag nagtranspire ang halaman. Ayan. Tapos po, kapag itatanim naman na natin, siguraduhin natin na merong isang buko o node na nakalubog sa lupa. Dahil dun magsisimulang magdahon ang lagundi cuttings natin. Ang lagundi ay gamot sa hika, ubo, at pananakit ng anumang bahagi ng katawan. Magpakulo ng tinadtad na dahon sa 2 basong tubig sa loob ng 15 minutos, palamigin at salain. Siguraduhin po natin na malinis po yung mga dahon na ating gagamitin. Para malaman kung ilan o gaano kadami ng dahon ang gagamitin, ito po, para po sa matanda, 4 na tuyong kutsara o 6 na sariwang kutsara ng lagundi. For 7 to 12 years old, 2 tuyong kutsara o 3 sariwang kutsara. For 2 to 6 years old, 1 tuyong kutsara o 1.5 sariwang kutsara ng lagundi. So, sa pag-aalaga ng mga cuttings, kapag kaya rin natin magtanim, syempre po ay didiligan na natin siya. Ilalagay po natin itong mga cuttings nito sa malilim na lugar at palagian po natin siyang bigyan ng sapat na tubig
At kapag tumubo po yung mga damo sa paligid niya, lagi po natin siyang tanggalan ng damo at linisan para po wala siyang kakompetisyon na damo sa kanyang paglaki. I would like to acknowledge Department of Health sa pagpublish at approve ng 10 halamang gamot. Department of Health din po ang source ng ating topic ngayon na shinare ko po sa inyo. And also, Dr. Ace Pascual for being a videographer and Maybelline Cabrera sa paggawa po ng ating presentation. Maraming maraming salamat po sa inyo. Okay, yun na. Pakinggan na natin yung paliwanag ng ating po isa sa mga eksperto dyan po sa atin sa Bureau of Plant Industry. Maraming salamat, Ma'am Maricel Ramos. At kung mapapansin nyo po, yung ating chat box dyan ay sumasagot na po yung ating eksperto sa mga tanong. So bago tayo magpatuloy, boss, isa-isahin muna natin yung ating pong mga tagapanood dyan. Yung ating pong palagi po dyan, yung ating masugid na tagapanood sa Quezon City, the Department of Waste Management, Environmental Protection Waste Management Department, kay Sir Drody ba yan, sir? Drode? At saka kay Sir Mr. Chowa, yung dalawa pong yan, kay Sir Joseph Chowa, yan palagi hindi nawawala yan. Yung taga KDF naman po, yung isa sa aming tinulungan sa Pampanga, Kapampangan Development Foundation, si Sir Rafael Bales Manaluto. At yung iba po pong nanonood, si Sir Noel Corpus, Nick Magno, Noel Corpus, yan po. Estrel Vanguardia, napakalayo yung iba pa, sir, oh, nagtaga Mindanao pa. Mindanao pa, talaga naman marami na tayong masugid na talahanga. LGO City of San Fernando, Claudette Mendoza, oh, so yan po. Ayan, okay, so yan po yung ating pong naging topic na i-discuss ni Ma'am Maricel ay discuss naman po at ngayon po bibigyan tayo ng mga other informative information ng ating pong boss Noli kung paano pa ma-improve lalo yung ating pong gagawin na pag-propagate ng ating pong mga 10 halamang gamot. So ano po ang maidadagdag ng Sir Noli para lalo pa pong mapalago ng ating pong manunod yung kanila pong na ipopropagate or ipopropagate po lang na 10 halamang gamot. Paalala lang po namin, yung mga panood po ninyo ay base po dun sa guidelines na ginawa po ng DOH. Yung concoction at saka yung paggamit. Source po namin yan talaga sa DOH po yan kasi sila po yung mga eksperto kung paano po talaga ang mga paggamit ng mga halamang gamot. Propagate po ng mga halaman po, visual po na lahat ng mga gamitin natin na planting materials, sigurado po tayo ito po ay matured. Yes. Dapat po yung mga planting materials na gagamitin po natin, siguraduhin po natin na ito po ay vigorous, hindi siya sakitin at wala siyang sakit. Para pagpo po natin ng mga cuttings, anuman ang gagawin natin, seeds, siguraduhin po natin na ito po ay bungay, wala siyang kapansanan o wala siyang sakit. Saan daw makakakuha ng planting material? Yes. Pwede nyo pong i-chat si Ma'am Maricel and si Boss Noli. Meron din po yung aming section sa na-propagate na kaunti. And sa mga nag-aspire pong magdala sa ibang lugar, yung quarantine pa rin atin. And isa po sa atin pong bibigyan ng kaalaman sila doon po sa paano ba i-travel, sir, yes, itong ating mga cutting. So sabi nga ni sir, pipili tayo ng isang matured na parte ng isang halaman. Yan po, halimbawa, ito ato meron tayo dito, lagundi. Ang una-unang po titingnan nyo dyan, meron po silang tatlong section. Yes. The hardwood, semi-hardwood, at yung softwood. Napakataas. So, ito po bang lahat na ito, sir, ay pwede natin kuhanin na planting materials? Ang pinakamayigi dyan, Sir Teodits, pagsimula tayo dito sa semi-hardwood. Yan. Semi-hardwood, and then according to Ma'am Maricel, almost 20, 10 to 15 to 20 centimeter, isang dangkal daw. Yan, isang dangkal na yan. And aalisin natin lahat na dahon, if possible, kung ita-travel po natin ito o nakuha sa ibang lugar.
nahingi sa mga kapitbahay natin na gusto natin mag-propagate, paano natin mamimaintain yung moisture ng isang ating. Yeah, sir. Paano, sir? Ang gagawin lang po natin, kapag may nakita po tayong ano, nakahingi po tayo ng cuttings ng kunwari, sa example po ay Lagundi. Kasi po kapag dinabol nyo na nakahindarat na ganito, yes, madadry po siya, hindi po siya tutubo. Okay. So ang ginagawa po natin yan, para mag-last siya ng almost a week. Para mag-last siya ng almost a week o 2 days, kung ang 2 days man ang table nyo, binabalot po natin yan dito sa dyaryo. Basang dyaryo, tela. Basang dyaryo. Babasahin, basa dapat dito ito. Babasahin po natin ito. O kaya din sa, o kaya lalagay. Patapos nyo, ilalagay po natin siya sa plastic. So, babalot natin siya ng plastic. And then, mapipreserve na natin. Babasin na po yung moisture. Or, pwede naman po yan. Mga tissue. Mga tissue. Yan. Tissue paper. Tissue paper na ganyan. Aha. And, kapag kagaling po sa ibang bansa, para hindi po mamatay sa x-ray, yan po, ilalagay nyo po sa loob ng Manila water. Manila water. Ayan. So, isa po yung sa mga paraan sa pagpipreserve, lalo na po yung ating po mga hardwood, semi-hardwood. Mostly po yung ating mga mint family, meron tayong sample dito ng mint. Ito po, Java mint. Same yung rule. Yan. Pero ito po, kahit hindi na po natin tanggalin yung kanyang mga leaves. Mga lahat na leaves. Babawasan lang po natin ng kaunti. Yan. Yan. Bakit natin binabawasan ng mga dahon? Yes. So, bakit, sir? Kasi kung binabawasan natin ang dahon, dahil for example po, ito po yung mga dahon po ng ating medicinal plants. Yes. Ang ginagawa kasi ni Sir Turitz, kaya natin binabawasan yung dahon. Kasi po, ito yung cuttings po kasi na ito, meron po siya tinatawag na carbohydrate contains. Yes. Uh-huh. Ito po yung carbohydrate contains po nito, ito yung nagsisilbing pagkain, ng hindi na pagkain ng halaman. Yes. So kung ito po ay buo, yung leaves niya, lahat po ng carbohydrate contains mapupunta na mayu-utilize ng buong leaves. So para mabawasan ang expression niya, magbabawas po tayo para konti lang yung mayu-utilize ng carbohydrates ng ating cuttings. At dagdag po, ang isa pong cuttings ay meron po siya tinatawag na evapotranspiration, which is yung ating pong tubig nag-evaporate and the carbohydrates. Para hindi po lahat, sabi nga, ay magamit skills ng halaman, kalahati, mapipreserve yung konting carbohydrate, the glucose na galing po sa araw, convert into carbohydrates, medyo malalim na, na magiging pagkain ng ating mga cuttings, and ipapasok pa rin po siya. Collection, napakahalaga, and then labeling. Okay. Ililabel mo kung ano yon, saan mo nakuha, at mahalaga kung kailan mo kailan mo ipre-process ito. Doon nyo po malalaman na ito palang nakuha natin kahit walang dahon ay Lagundi o kung ano pa mga klase. So ano pa po, sir, ang may dadagdag natin? Sila pa napakalagpas yung proper identification ng bawat halaman na makukulikta po ninyo. Kasi nga po, pag tubo po niyan, hindi nyo na po gaano makilala yung mga halaman na yon. Kasi nga, hindi naman po gano'ng kayong expert. Pag tingin nyo lang po, alam nyo na kagad kung ang klaseng halaman po yun. Lalo kapag po ay cuttings at wala na po siyang dahon, hindi nyo po makikilala kung ano yung mga itatanim po natin. Kaya napakalaga po kasi, yung proper identification, lalagay po nyo, ito yung Lagundi, ito po yung mint, ito po yung basa. Kung ano man po yung nakuligtan po nyo na halaman, lalagyan nyo palagi po ng proper identification. So may nagtanong kung may pamphlet pa nito, I work out natin yan para mabigyan kayo. And for the request, thank you, Mama Rizal. You can write to our director, address the letter of request to our director. And then, kung anong available, mabibigyan tayo. So, yung pinakita ni sir, pagkita niyo, sir. Ito. So, labeling. Ito yung labeling nito. Kung narito, ito yung halaman na kung nakuha nyo. For example, ito, nakakuha po kayo. Okay. Halos kasi makikita niyo yung mga halaman, Sir Tor, halos magkakaparehas kasi. Lalo na pag-cuttings. Oo, lalo pag-cuttings. Lalo yung mga mint, napaka... Mint family, halos magkakaparehas. Yes. Papa. So, lalagay lang po natin yan. Kunwari, ito, pangalan po, kunwari, pangalan po ni Sir Tolitz. Yan. Bulyosa. Galing po yan kay Sir Tolitz Bulyosa. Tapos lagay niya, Java mint. Yan. Then, ilalagay niya po lang dito na ito po yung halaman na ito,
ay galing kay Sir Claudius Molyosa at ito ay Yabamin. Malalaman mo ngayon ay si para maano nyo, masusugyo si Sir Claudius, yung palang binigay niya kalaman, hindi pala totoong Yabamin. Jokes lang po. Another is yung ating pong soil mixture. So, iba-ibang lugar, iba-iba po yung composition. So, yung pinakita ni Ma'am Maricel is a combination of one part soil, one part composting material, which is the IPA, and one part itong compost. So, compost, ang role po nito is fertilizer, any kind of compost, manure, process compost, ito it na siya po ay na-process. And vermi. And yung ating taga-norte, marami silang IPA. Yes. Yung taga-south, marami silang bunot ng nyog at yun ang kanila or pinaglagalian. And the soil, any kind of soil as long as na yun po ay hindi po mataas ang contamination dahil makaka-apekto rin po ito sa growth ng halaman. So ano pa yung mga technology? Meron din tinatawag na vacuum sealed method na pagka tinusok mo na po, ito sila, para maliit lang. Itinusok mo na po si cuttings, ito po yung palagi niyong tatandaan ha. You can use carbonized rice hull or yung iba chemical ang ginagamit but sito it na organic kayo para ma-prevent po yung pagkabulok ng dulo. Kinakailangan pong i-dry mo muna yan, ihilom ng kaunti or yung iba binababat pa sa tubig bago po siya ipapasok doon para po hindi masira yung dulo. Napakahalaga yung dulong yan, gagawa muna kayo ng butas. And then enough para ipasok yung ating cuttings and ipipress ng gently. Bakit natin ipipress ng gently, Sir Talis? Sa pagdidilig at positioning na hindi siya magagalaw at the time na magwa-watering. Okay. Aha. And then, ilalagay na po natin sa isang area na hindi siya po nadadirect ng sunlight. Merong early morning, may tamang light, and then hindi naman po sobrang init. So, partially seeded. Okay. Napakaganda po yun. Another po, kasi dati pinipress po kasi, another present, bakit natin pinipress yung soil between yes. plants and the cuttings. Para po, parang sinasabi mo, they are meeting together. Yes, nag-contact soil. Nag-contact sila ng soil at saka yung cuttings natin. Yeah. And ano pa ba yung mga pwedeng itura, tanda ng ating mga kwan? Tandaan lang po natin, Sir Tolit. Yes. Pag gumagamit po tayo ng mga halamang gamot, wag na wag po kayong gumamit ng chemicals na insecticide. Yes, lalo na pagka kinokonsume natin. Kinokonsume natin. Yung mga mint na nilalaga natin. Take note, ito pa po, napakalaga itong ginagawa nila. Nakakatawa, pero totoo. Pag kayo po ay nagpo-propagate, ang una nyo tinitingnan ay ilan buwan o gaano katagal mag-uugat. So, hindi po lahat ng halaman ay pare-pareho yung kanilang pagkakaroon ng roots o pagkakaroon ng shoot. So, minsan, nauna yung shoot, wala pang ugat. So, anong ginagawa nila, sir? Yung nakakatawang ko, bubunutin po nila, ay, wala pang ugat. So, nadidisturb yung kanyang growth, ibabalik at ipipress. Ipipress ulit. So, namamata. Alam niyo ba, trivia? Trivia, trivia tayo. Kasi kung bakit meron unang shoot kagad ang lumalabas sa ugat. Mapapansin nyo, yung ipin-ipin sa toilet. Yes. Diba, pag ganun mo lang siya, nagkakaroon kagad siya ng maraming shoot. Oh, malunggay. Malunggay. Yun ang response niya. Hindi natin niya. Alam na ito pala wala pa pong ugat. Ugat. Mapapansin nyo lang, bakit namamatay? Kasi meron naman tumubo. Yung pala wala pong ugat siya natin. Yes. Kasi ang trivia niyan, alam nyo ba, yung cuttings na natin, nandito na sa loob. Ito na po yung cuttings natin. Ito na po yung cuttings natin. Katayin ang cuttings, sir, para hindi tayo mahirapan. Ang cuttings po kasi natin, yung sinasabi natin na bakit nag-uugat kag ay nagkakaroon ng talbos kagad dito. Kasi po, ay very active po kasi, yung bang pagka-preserve natin ng stem po natin, hindi kagad nag-evaporate yung sinasabi natin kanina, yung carbohydrate content yes, niya, may content pa siya. Glucose content niya, hindi kagad naubos. So, kaya, so, naging active yung mga bud niya. So, nagkaroon kagad ng shoot. So, mamasin nyo, shoot lang una kasi nga very active yung kanyang kwan. Yung glucose content niya, yung carbohydrate content niya. So, nakakita nyo, shoot kagad lumabas. Hindi natin alam, kumbaga ito lang kagad ang lumabas. Yung shoot na yan. Shoot na yan. Knowing na ito pala, wala palang ugat sa ilalim. Bubunutin nila yan. Bubunutin yung titignan. Titignan.
hindi po, tama po yun. Ang gagawin lang po nyo, unang shoot niya, pag nagkaroon po rin pa ng bagong shoot niya, kasi tendency na talaga, indication na talaga ay meron na siya. Pero ito po ang best technology ha. Ganito po, titignan nyo lang po dun sa ilalim. Yan. Mapapansin nyo, pag lumabas na yung ugat niyan, at marami ng ugat, kahit hindi nyo po galawin yun, automatic meron na po siyang ample na roots na pwede na po siyang ilipat. So sa paglilipat, sir, ang isa sa mga dapat nilang tandaan sa mga cuttings, wag na wag po nila itong didiligan. Yes. During the time transplanting. Ita-transplant. So, kailan po nila yan didiligan? Kasi ganito po yun, ha? Kapag magta-transplant lang po kayo, wag na po kayo magdidilig. 2 days before the transplanting, wag na po kayo magdidilig. Kasi po, kapag diniligan po nyo ito, bago mag-transplant kayo, durog po itong... Yes, madodo-disturb yung kanyang tinatawag na root system. Ipakita natin, katulad dito. Kunwari ito po, sir, nadinigan po kunwari. Kapag po inano natin, tatransplant na, tatanggal natin yung plastic niya. Sasabo yun. Makita po natin, sasabo sisira. Po siyang ganyan. May ugat po. May ugat na po siya. Sasira po, katapos masisira po yung mga root system niya nito, magpupunit po ito. Matatanggal po yan. So, matindinsi, magkakaroon ka na mas maraming mortality kaysa sa mabubuhay. Ipakita naman natin yung buo. Yan, ito. Sa isusupport lang po ng kamay, ayan, nakita nyo, yung inyo pong middle finger, gaganyan nyo po, ibabaliktad para nasupport po lahat ng lupa and then itataas unti-unti. Yan. Hindi ko na po indiretso, pero buo po yan. Yan. So buo po yan, isang indication po na yung ating pong ililipat. Ilipat na natin. Sige. Bawasan natin. Yan, buo po yan, ibig sabihin, safe po yung kanyang root system. And then, ipapasok na po natin. Ito lang po ang programa na may demo pa, may balitaktakan pa. Yan. Okay, so, yung space naman po ito, sito it natin na meron po siyang space for growth. Yan. Lagi natin tinuturo yan. Dito nyo po ilalagay yung mulching material, ipa, dayami, mga dahon, o ano ma pong composting material katulad ng pinaglagarian para ma-preserve po yung kanyang evaporation ng moisture. And pag nabulok, siya po ay fertilizer. At ang napakahalaga, sir, anong kailangan niya? Dilig. Okay. Gaano ba katagal kadalas mag-dilig, sir? Lalo na itong mga ganitong mga herbal plant. Okay, depende kasi sa tulit dun sa ginamit na media eh. Number one yun, number media. One po yan. Opo. Pag ginamit po yung media na matigas, Yung clay, clay loam. Materials na ginamit nyo, mas madalas ang pagdidilig mo. Kasi yung evaporation nito, mas mabilis. Hindi po ba? Isa sa ginagamit natin, sir, kung wala silang pang-test is yung PEL method. Yan, papakita ko, sir. Papakita na natin, kung makikita natin, kapag yung lupa na ginamit nyo... Ito, sir, ito ay sigurado, ito ay clay. Ito. Pag ginamit po nyo, kapag po siya ay nabubuo, ibig sabihin po, yung water holding capacity po ng lupa po natin ay mataas. Hindi ko mabuo, sir. Ibig sabihin, maganda ang mixture nito, maganda ang porosity. Porosity nito. Tapos sa time po, na pwede ka na kayong, kumbaga, pag didilig naman po, kasi titignan nyo, yung texture po ng soil po natin, kasi titignan po yung appearance po ng halaman po natin, bago tayo mag-decide na magdilig na magdilig, hindi naman po tayo pwede magdilig na magdilig araw-araw, titignan po natin yung texture po ng lupa po natin. So sa propagation po, meron tayong mga kinukonsider, lalo na sa soil. So paano po yung best treatment ng soil, Boss Nolly, kapag gusto nila na mababa ang mortality o mababa yung mamamatay dahil malinis yung soil? Ano yung mga pwedeng nilang gawin? Ang pwede nyo gawin po, para mababa po yung mortality po natin, okay? Pagkatanim po ninyo, okay, basta kasi yung iba nag-trigger happy pagdidilig. Trigger, basta nakita lang yung konting nag-dry dito. Dilig ka na. Yes. Ang ginagawa po, talagang apaw na apaw eh. Yung enough moisture lang po, yung gagamitin po natin sa pagdidilig. Yes. Sure ka rin lang po natin, yung ginamit natin na potting, ay mayroon siyang
drainage. Okay, so, yes. Kita niyo, may drainage po dito. Oh, yes. Kasi kapag po walang drainage po dito, magkakaroon po ng tendency na magkakaroon ng imbakan ng tubig dito. May imbak po yung tubig dito. At tendency rin po siya na mabulok yung mga root system ng ating mga halaman. And another information sir, ito yung tawag nating hot water treatment. Bakit piniperform itong tinatawag na hot water treatment? Lalo na doon sa mga punlaan. Pinagawa din po natin yung water and hot treatment po para po mamatay yung mga microbial organism po doon sa mga soil po natin. Yes, kasi ito, napakahalaga po yan kasi hindi natin alam paano yung ginamit natin soil. Baka marami pong mga microorganism na andon. Na present po doon. Hindi natin masasabi mga bacteria, mga fungus na available doon. Kailangan po nating patayin o patayin o kaya ma-minimize po yes, yung mga microorganism sa pagdami nila. Kasi napakahalaga po nito kasi nga po medicinal itong ginagamit po natin. Yes, well, hindi pwede siyang i-treat ng fungicide or other chemical dahil isa sa natural way lang talaga na pwede nating i-debut dyan is paggamit ng hot water at yung isa pa yung kinukulog. Oh yeah, yung yung solar sterilization. Yeah, solarization. Okay. Solarization. Ang ginagawa lang po natin ito yung yan, plastic. Ito po yung soil po natin. Yes, po yung soil natin. Ang ginagawa lang po natin yan, tinatakpan ng plastic. Kunwari po ito po yung plastic. Transparent. Transparent po na plastic po ito ay yung ginagamit natin pang pula. Ang gagawin lang po natin lang sa florist, ikukulubin lang natin siya. Na ganyan. Yeah, yan. Then, pagkakulog po lang lagi yan, lalagyan lang bato sa gilid. Kunwari, ito po yung mga bato, lalagyan po natin pabigat sa gilid. Para po hindi po tumakas yung init factor na nanggagaling po sa araw. Yan yung sinasabi nilang nag-i-steam ka. Nag-i-steam ka. Parang ganyan po mangyayari. Yan. Yes. Kasi po, kapag po nainitan po ng araw ito, nagkakaroon po kasi siya ng moist, yes. Lalo po yung mga transparent. Yung moist niya nga nun, parang pawis niya. Yung po yung pumapatak po dito sa soil po natin para unti-unti po na-sterilize po yung lupa natin. Oh, kaya nga, hindi namin na pinopromote yung total exposure sa light. Dahil isa sa nagiging disadvantage, nawawala na siyang moisture. Para nang nagiging bato yung lupa, nawawala yung kanyang, ang aim kasi dapat natin na to, almost 40% moisture na maritim, 40 to 60% moisture. Dahil, mahalaga po yun sa growth and development ng halaman. So, tapos na tayo sa soil, collection ng cutting, pasok tayo sa fertilizer application. Pwede ba itong lagyan ng chemical o organic pa rin siya? As much as possible kasi, organic ang dapat natin gamitin. Yes, okay. Kasi po ito nga, meron po kasi nga, sabi nga natin, meron siyang konti na nitrogen. Ano ba yung nitrogen? Nitrogeno. Oh, pampadahon yan. Pampadahon yan. Yes. Okay. Ano ba yung phosphorus? Yan ay ang para naman po yan sa pag-ugat, pagtubo ng mga katawan. Ano yung sanga? Potassium. Potassium para sa flowering and protein. NPK. Kaya nga po natin in-encourage. Kasi kapag gumamit din ng organic fertilizer, andun na po kompleto na po yun. Yes. Meron na po siya nitrogen, meron na po siya potassium, meron phosphorus, meron siya manganese. Kung baka complete element na po, pag gumamit po tayo ng organic fertilizer. Pero kapag synthetic fertilizer, kasi sa solids, tatlo lang ang pwede mong makuha doon. NPK, na kaya hindi mo na kailangan masyadong alaman yung potassium at saka phosphorus. Kasi nga, mostly, mga dahon kasi ang ginagamit po natin. As ibig mong sabihin, itong organic ay may mga trace element na kailangan ng ating halaman. And take note po ha, hindi namin dinilis allowed na paggamit ng chemical. Ang chemical po talaga hindi nakakamatay. Yung fertilizer po, nagiging acidic lang po yung soil. And we have what we call balanced fertilization. At the time, but needed by the plant saka ka maglalagay. And sa mga ating pong herbs and spices, 100% po organic tayo. Dahil hindi naman po nangangailangan yung mga traditional natin pong mga seedling. Inaavoid po natin ang paggamit ng indigenous dahil ginagamit lang daw yung sa tao. Kakailanganin pa natin ng permit. So, itong traditional medicine natin at mga traditional variety ay nabubuhay po sila doon sa mga adverse condition. Mainit na panahon, pabago-bago panahon, at napapanahon po ito sa ngayon sa climate change. Hindi nangangailangan to sir ng napaka-tender, loving, and care na pamamaraan ng pag-aalaga. Kumbaga,
tapon mo dyan, ilagay mo yan dyan, katulad ng ulasimang bato, or yung pansit-pansitan, pala, pansit-pansitan, oo. Ay tumutubo lang yan dyan sa ating mga kasama ng mga halaman, nandyan sa mga ornamental natin na itinukonsumo at napakahalaga ang root sagaw. Yan. So ano pang madadagdag natin, sir? Siguro yung ating tinatawag na cultural management, pruning. Oh, dapat po kasi, take note lang po ha, mga nanonood po sa atin, kapag po meron na po tayong ano, kasi yung iba kasi sa authority, kapag meron sila, basta pitas nila sila ng pitas. Pasok tayo dyan sa sinasabi mong harvesting na yan. Harvesting, harvesting muna tayo kasi gusto ko lang ipa-emphasize sa kanila kasi kasama nyo sa cultural management practice natin. Kasi kapag nag-ano ka, nag-alaga ka po ng halaman, yes, kasama na po kasi yung pag-harvest, di po ba? Yan yung pinakamasayang ano daw yan, yugto. Yugto. Kasi kapag po kasi, ito, hinarvest mo na, kinuha mo na ito, ano po mangyayari po sa halaman po natin? Wala na. Kumbaga, yung tagaluto po kasi ng pagkain niya, medyo mapabawasan. Yes. So, kailangan natin i-harvest lang yung mga matured na dahon niya. Ito po isa sa paraan po, sa culture po natin, para mapangalagaan po natin yung ating halaman na hindi naman po siya masyado siyang nasasaktan. May tips ka ba sir? Ako sir, may tips ganito. May tips ka. Sa pag-harvest po, huwag niyong kaharvestin po lahat na yan na dahon na gusto niyang konsumuhin. Sabi nga ni sir, matured or in between matured and kalahati. So, ang ginagawa po kasi natin, pipitasin natin yung dahon kasama po yung katawan, nababalatan, nakita niyo po yun, nababalatan. Pag yan ay nabalatan na, mag-i-start na po siyang mamatay. Yan, nakita niyo yung balat. Kaya pag may hihingi, number one, marami humihingi, bigyan niyo po ng gunting. Pinaka-safe at turuan niyo ng tamang pag-harvest, kuhanin, ano sabi sir, ang naaayon sa pangangailangan. Hindi po ubos-ubos biyaya, naku, wala na tayong community pantry. Huwag po kayo maniwala na ang bawang ay para sa aswang. Ito po ay kaya na o sapat na. Ito po ay gainora, isa rin pong halamang gamot na magamit po natin. Hindi po yung pipitisin natin, puputulin natin, turuan natin yung ating pong mga humihingi ng proper at saka yung pagtatanim. Bigyan natin sila ng mga planting materials. Isa so, po yan sa cultural management na sinasabi natin kasi naka-involve kasi kapag nasasaktan pag-harvest po pa lang, nasasaktan na yung halaman, magkakaroon pa siya ng parang sugat na kumbaga sa tao, sinugatan muna siya, kumbaga anong gamot ang ilalagay mo? Wala namang gamot ilalagay dyan. So, ang mangyayari po dyan, sabi nga ni Sir Torres, mamamatay po yung ating, makakontaminated po yung ating mga halaman. Mapapasukan ng mga microbial organisms, unti-unti po, mamamatay po yung ating mga halaman. At sisisihin na naman natin si Aling Ising. Sasabihin naman natin, mainit ang kamay. Tama. Nag-harvest lang dun eh. Namatay yung halaman, nag-harvest. What? Hindi naman, sabi ni Aling Ising, ano bang ginawa ko dyan? Nag-harvest lang ako. Pero ang katotohanan po, may epekto po yung maling pag-harvest doon po sa growth and development. Tama po yun. Okay, so sustainability tayo, sir. Ano ba yung kahalagahan ng pagkakaroon ng mother plant? Okay. Nakita, okay po. Pakita niyo, ito kalbo na. Ito po, kunwari po, ito po yung mother plants po natin. Kunwari, kanina po, meron daming-daming na yan, diba? Para po ma-sustain po natin, kumbaga, magtayo po tayo ng isa o dalawang mother plants po natin. Yes. Kunwari, isa po, dalawa. Kasi po kapag isa lang po yung pinagkukunan po natin sa kalbo ng dahon, talagang makakalboy po yung isang halaman po natin. Kasi dahil na po nga, sabi mo nga, lagi lang ingi si Aling Ising. At kung sa Aling Ising, namatay nga niya sa mother plants mo, yes, wala ka na ba pagkukunan ng pantanim? Wala ka na pagkukunan ng dahon para panlaga, para pong gamot mo sa iyong ubo. So kailangan po, masustain po natin, magkaroon po tayo ng dalawa o tatlo puno po natin, na doon po natin kukunin po yung mga pantanim po natin, yung mga pamimigay po natin, o pangalaga po natin. Nangangamba na naman po ako at baka nagsain na naman tayo ng magre-request. Ay sabi, marami kayo dyan. Yan, isa po yan sa wino-workout talaga po namin dahil maliit yung espasyo namin. Yung pagkakaroon ng mga mother plant sa Paso, nagtatanim din kami sa mga lupa dahil ito pong ating halamang gamot na yan ay kung bagayan ay talagang yan ang palaging alternative or first aid. Oo. Yan ay tatakbo ka sa bayabas, kukuha ka ng panglanggas, panglaga,
not knowing na wala halak palang available dahil naubos na nung nanghingi. Lalo na sa tourists, kumbaga yung alam naman natin kapag may nanghingi, talagang ubos biyahe nga, sabi mo, talagang kakalbo na ganyan yan eh. Hindi yan kukuha ng count eh. Gaganin talaga yan, matitira lang. Halos wala na. Hindi yung matitira, halos wala na. Maghintay ka na naman po ng ilang buwan, bago magkaroon po lumaki ulit ito, at kukunin natin na pang gamot. So, ako'y natatawa kasi nga po, hindi po talaga totoong senaryo na nangyayari sa atin, na kapag may nanghingi po, nasabi nga ni Sir Paulit, ubos bayaya talaga. Kung baga nakikita, parang tinting na po matitira. At sasabihin na naman nila, manamot siya si Sir Tolitz, manamot siya si Sir Noli. Wala na po kami may pabigay dahil naubos na. So, itong mga teknolohiyang ito ay para sa inyong nanonood dahil kayo po naman po ay mag-propagate din ang sarili natin. So, kung nabigyan kayo ni BPI, bigyan natin yung kapitbahay at ito po yung form para sa sustainability na yung pagbibigayan po, yung sinasabi nating seed exchange, yung wala, magpalitan kayo, yung isa merong lagundi, yung isa naman merong tawag dito, yerba buena, magpalitan kayong dalawa para meron din kayong makukuha sa susunod. Nawala, namatay yung aking yerba buena, si kumaring binigyan ko, makukuha ng ko dahil nabigyan ko siya. So sir, nag-ihingi lang po ng pasensya si sir, si Mama Rizal dahil hindi siya nakasama sa atin ngayon at nahinga pa sana natin sila, siya ng mga tips dahil meron po siyang meeting. So Mama Rizal, noted naman po at naiintindihan naman niya ng ating mga manonood at i-message niyo po si Mama Rizal at i-work out daw niya na makagawa tayo ng pamphlet specifically po doon sa propagation dahil makapagalitan tayo ng DOH at pinopromote natin yung paggamit ng concoction hindi naman natin trabaho yun. So, i-work out po namin na maituro doon po sa gagawing pamphlet yung step by step na magpropagate. Ano yung pwedeng teknolohiya dyan sa lagundi? Cuttings ba? Seeds ba? Ilang ang haba ng cuttings at etc. So, yung ating mga manonood, magtanong po kayo. May gusto ko pa bang sabihin, Sir Noli? Reminder ko lang po palagi kapag po gumamit po tayo ng ng medicinal plants po na halamang gamot, huwag na po tayong gumamit po ng, lalo kasi sabihin sa inyo, huwag po tayong gumamit ng mga insecticide para po pagpatay po dun sa mga insekto na andun po dun sa mga halaman po natin. As much as possible po natin, pwede natin gamitin po yung terimycin at saka pitikmycin na lagi namin sinasabi. Kapag may nakita po kayo insekto doon, uuun, pwede nyo siyang pitikin pagdating sa lupa, tirisin po ninyo. O kaya yung sinasabi natin tulad sa mga organic na pesticide na ginagamit natin, yung chili. Chili, neem tree. Neem tree. And companion plant. Pag-mix po ng mga aromatic herbs, especially ng yerbabuena, bawang, at iba pa doon po sa existing natin mga tanim. They can repel or drive away insect. And pag nag-flower sila, they can contribute in pollination. Yes, tama po yan. Kasi nga napakalaga po kasi ito po kasi ay kinakain natin. Yung ini-intake po kasi natin sa ating katawan. Kasi po, paggamit po kasi ng insecticide, yung chemical residue kasi nito na andun sa katawan ng halaman natin, katapos nagamit natin, hindi natin alam kasi yung magiging epekto sa katawan po natin. So, napakalaga po na kapag po gagamit po tayo ng mga halamang gamot, huwag na po tayong gagamit ng mga insecticide o chemical ba. Tinuturoan po namin nito kasi may mga pagkakataon po na yung mga wild na kinukuha natin ay hindi natin alam yung pinagkuhanan. So, makukompromise po yung ating health at health ng pamilya. So, kung meron kang sariling tanim, alam mo na hindi chemical ang linagay dyan, hindi dinilig ng maduming tubig, wala po yung sakit, free from any contaminant, masaya po kayo, tahimik po ang buhay nyo. At malusog po tayong lahat dahil meron tayong sariling tanim. At sa pests and diseases, minimal naman yan, hindi na natin masyadong talakayin. Yung rule ng pruning, pagbabawas ng mga may sakit na dahon, at yung atin pong continuous na pag-aani ay isa po sa nagbibigay ng kagandahan doon po sa ating mga leafy vegetable or leafy herbs o yung ating madadahon na herbs. Dahil the more you pick, the healthier the plant. Ang nangyari po kasi dito, boss, pagka yan ay nag-flower, it is an indication
na pwede na siyang mamatay, lalo na sa mga herbs. Mm-hmm. But pag pinuprod mo po siya, palagi. Lagi mo siyang kinukuha kahit hindi. No? Pwede nyo naman kasi i-process yan eh. Ay nagpo-promote po siya ng another stage, which is the vegetative stage. Malaki po yung income dito. Mm-hmm. Anat kita. Sige, pasadaan natin, sir. Okay. Lalo na ito. Magkano po ito, sir? Ang alam po, ang gainora na ito, binibinta doon sa circle is 50 to 100 pesos. 50 to 100 pesos. So, ngayon, na yung lagundi, mga ganitong lagundi, ganun din. Ganun din. Kasi sa mga private ka nito, binibinta na ng 50 pesos. May pera po dito. Akala nyo po, ito po ay isang karaniwan lang na first aid. Napakalaki po sa itang industriya. Ang dahon po ng lagundi, may mga manufacturer na naghahanap niya. Mm-hmm. Yan. So, si Mim, 35, 3,100 hanggang sa 50 pesos. Kaya nga po. So, yung palagi nating nire-rely, yung hindi lamang po ang ating concept dito is for sustainability, also yung ating pong source ng income. Additional source of income na mapagkakitaan natin. Magkano yung plastic, bibili tayo, mixture ng lupa, and then mother plot, propagate tayo, and ebenta. Napakalaking platform na pwede natin pagbentahan. Yung ating mga Facebook page, mine, pamine, pamine, online selling, at kung ano-ano pa. So, yun lang po. Kung may mga ano po tayo, katanungan, batiin natin si Sir Loreto ng Mandaluyong Elementary School. Mama Rizel, thank you po sa mga comment mo. Binbinido Pascosio ng Sir, may e-pamplet po ba kayo? Yung po, wala pa po. Good morning everyone watching with Edward Agoncillo, si Sir Joseph Chua. Good morning watching from Tesda, Northern Mindanao. Northern Mindanao. Northern Mindanao, malayo. Officeres Caraga. Sir, mga kakilala niyo dyan, Sir, sa Caraga. Caraga, si... Andre Lord? Hindi, hindi po si Noli... Noli Rog, ng Rice Program. Rice Program. Brenda Di... He Sally. Oh, kilala po yan si Brenda. Hi Brenda. Thank galing you naman for, ni Sir Noli. Thank you for watching us and listening to me. Okay. Power program. Thank you. Sino to, sir? Aurora Secret. Aurora Alcantara. Thank you for sharing a very good important information. More power. Faisa Lucaman Sanjin. Ang galing po ng topic nyo. Thank you, ma'am. Maricel, it belongs to the family of Mim. Herba Buena is Mim. Opo, peppermint. Peppermint po, yerba buena. Ano bang other term nila sa Bicol, Bisaya? Sa inyo, sir, sa ano? Ano tawag dyan? Yerba buena? Yerba buena din ang tawag po na. Yan po ay alternative ng alaksan. Huwag na po kayo inom ng inom. Ayaw po, hindi po namin preferred na huwag mag-inom. Pero, sorry po, kung gusto nyo po ng available na body paint na hindi po kayo magagastos, maglaga po kayo ng yerba buena. Baka pagalitan tayo ng ano. Okay, and then si Cloudy ba to? Mendoza, good morning from El Gio City of San Fernando, Pampanga. Yung mga kabalenser na ano yun, maayang... Maayo pa Aldo Kekungan, kabalen. Good morning, Jay Canonoy, Rafael Valles ng Pampanga, Guagua, Noel Corpus, and then si Nico Magno, good morning, watching here from Malungun, Sarangani Province, Kipamani Mani Pacquiao. Okay, good morning, good bye, salo. Yan, and then yung ating pong kasamang si Miss Revelyn Bangkirig. So, sakalang pa po ng pamuno ng Bureau Plant Industry, aming Director George Y. Colaste, maraming salamat. The Department of Agriculture Secretary, yung ating pong mahal na Secretary William Dar, Boss Noli, may papasalamatan ka ba? Sa ating tatlong director, assistant director, si Sir Glenn, Sir Yago, at saka si Sir Andy Alamanya. At si Director Lai. At saka ating floor director. Ating floor director, Director Lai. Ang ating masipag na director. Okay. Si Sir Diego, nagle-lecture ng hydroponic dyan sa Bulacan. Kami po ay nagpapasalamat at nag-iiwan ng isang bye-bye.